Hello, hello mga Zay. Ayan, welcome back to the vlog mga anti-kadayers. Ang inyong anti kay may nangyayari sa akin ngayon, nagtakiang na pagkuday kay ngano. Kahapon, yung pump ko, nag-change ako ng katitir. Day, ginoo ko. Kay, kahapon kasi yung pump, nagsigi siya alarm, tapos na may naka-block daw, ganito ganyan, and medyo nag-panic ang inyong auntie cake. Nag-panic ko dahil and din tumawag ako sa aking doktor kung ano yung gagawin ko. So actually, wait, dito kayo be. Ayan. Diyan kayo ha, para makita nyo talaga. Masig mahog ka diya swimming pool, hindi ani ha. So, dito ko siya nilagay sa legs ko. Kainit po. Ay, ano, nag-jacket-jacket man daw, be. It's a sana mong jacket. Tara, sexy ka tanawon. Ayan, dito ko siya nilipat. Kasi yung last time, di ba, dito siya sa tiyan ko, medyo nagsakit siya, day. And then, parang until now, hindi pa siya, until this month, hindi pa siya na, ano, hindi pa siya nag-heal ba? So ngayon, nag-start na naman ako ng new one dito. So, since nag-start na naman ako ng bago dito sa aking legs, nag-start na din na naman ako sa aking sakit. Kasi may 1 week siyang, ano, may 1 week siyang, parang, ano ba yung day? Kanagaling murong mangut-ngut kung sa Bisaya pa. Ano say, Tagalog sa ngut-ngut. So, yun, na-feel ko yun nung nandun ako sa hospital hanggang umuwi ako dito sa bahay. Na-adjug ko yung ngut-ngut, day. So, karon since nag-start na po tag new na po lang ato ang ngut-ngut. And hopefully na dito, itong dito sa legs ko, hindi siya magtagal na hindi siya magano baka nang dili gali siya dugay nga magngot-ngot kay para maulian siya hopefully maulian siya dayon mag-heal siya agad. So pakita ko sa inyo ha. Ayan, bakit diyan mo nilagay inday ani? Bakit hindi sa belly mo? Kasi mga ante, parang feel ko kasi dito siya ilagay kasi down yung ano ba. Tapos like example, ngayon hindi siya masasagi. 'Di ba? Hindi siya ma kanang hindi siya laging on the way good. Except lang og magpantalon ako pero I think hindi na ako magpiting na pantalon. Yung gagamitin ko is yung mga loose na. So, hindi kagaya dito nung nandito sa tiyan ko. Lagi siyang masasagi sa pants, sa panty at saka sa like dito. So, yun lang yung nakaka-downside dito sa stomach. And then, matagal din siyang nag-heal, day. Hopefully, ito siya mabilis siyang mag-heal. And hopefully, tama yung pagka-ano ko, no? Tama yung pagka... Anong tawag dito? Pag-pinch ko sa kanya. Hopefully, na nalubong siya maayo. But, okay lang yan, day, ani? Kaya mo yan, day. Kay day, takot jud ko dagom, day. Ginoo ko. Buti na lang si ha. Sabi ko kahabi kagabi, halika dito. Kasi kuan kay nagsige nagtitit. Nagsige nag-alarm. Hopefully, next time, pag-change natin ng pump, hindi siya mag-alarm para okay na gid siya. Yan yung weather natin. Nice. Si Felix, natulog siya, day. Ganda ng weather. Nagpainit ako dito. Hopefully, uy, maulian unta ni siya da, yun no, mga auntie. Ang suggestion nila sa akin is maglagay lang daw ako ng ice. If mag, ano siya, mag-swollen, mag-gubag ba? Ice. Pero nilagyan ko siya ng ano, mga auntie, kin? Nilagyan ko siya ng white flower dito sa gilid-gilid. Maulian ba ya siya? Maulian ang kanang sakit. So, feel na ko effective po ang white flower. So, ayan mga anti-kadayers. Ooh! Hoo-hoo!
Lalamig yung likod ko, dai. And nag-wonder ako, mga auntie, comment down below, kasi may nag-ano din sa akin na ang gamot ko daw is para daw siyang kaning pang-diabetes. Ganun, tama ka, dai, para yun siya pang-diabetes. Ano daw? Nag-wonder ako next time kung gusto ko ba siyang itry dito sa Bukton, pero ang nakaapan lang kung dito ko siya ilagay sa Bukton, dai, yung pump, kailangan din siya dito sa harap ko, o diba? Pero sabi ko sa sarili ko, if dito ko ilagay yung pump, kasi syempre nandito yung book, nandito yung kuan, pero yun nga, hindi ka makaano-ano, makagalaw-galaw kasi yung cable, diba? Parang nasa ano siya. So pag dito yung pump, malaki na yung boobs natin. Sabad siya, Zayane, ay. Ikaw ba? Oh, magtakiang pa kung maglakaw kay. Wala na siya, ngul-ngul. Ngot-ngot na siya, dai. Kunin ko muna yung isang battery ko. Kay, hindi ako naka-charge kagabi, dai. Ay, si Dudong Saba kaayo. Nagkuan siya. Nag-pick siya sa kalsada. Dito na lang ako, be. Ganyan. Ay, finally, medyo na uli-ulian jud ko diri sa akong tiyan, day nga. Murag, feel na ko na adjoy something. Lahi, iba talaga, no, pag may, alam niyo yung pag-sensitive tayo sa mga places like chan or boobs, yung mga ganyang places. Pero at least alam ko na, na sensitive ako dito. So, hindi ko na siya ilalagay. If dito, mabilis lang siyang mag-heal, either dito ako, pero next time, susubukan ko yung dito sa arms kung mahihirapan ba ako dito. Tignan natin, kay para mas maganda kasi yung may ano ka, may mga option ka. Kasi hindi naman maganda pag lagi kong ilalagay dito sa paa, di ba? So, if mag-heal siya agad dito, then dito ko na naman siya ilipat next time. Kasi dito murag sa paamang guday, murag medyo na ano ako kay yun nga, magtakiang ka, maglakaw, dilik ka ka, hindi tayo ka move-move, and then itry natin dito sa arms kung is, ang dito mang guday, dilik na ko siya makita, hindi ko siya makikita agad ba, kung okay lang ba siya or anything's going on, and then dito hindi ako makapag-pants, diba, yung legs natin lalamigin. So try natin next time sa ano, sa Bukton. May mga places na binigay sa akin kung saan pwede maganda ilagay. Sa lubot, pwede ganit sa lubot. Ringkol mo, Jai. Lubot. Tama din ha. Pero dito sa legs, parang okay naman siya. Pero yun nga lang. Oh, tignan nyo, diba? Parang ano siya. Uy, ginoo ko. Grabe. Kaya matagal pa talaga ako nito mag-adjust eh. Ginoo ko dai taki ang vlog hapon dai. Unya na mo bes mo ka po dai nagtaki ang naman taway nag-vlog bang gihapon. Ayan mga auntie kadayos, gumawa ako ng mango float kagabi. Shadan, hala na ice cream na siya dai. And then nagluto din ako ng pansit. Yan patatapos ko lang kumain. Ay gahi man siya dai. Pabugnawan sa nato ni eh, kadali. Uy, pero lami na siya, oh. Lami na ni siya kaayo. Eee, mango flut. Mango flut. Charus. Mango flut siya. Pahumukon saan ako siya. Tignan niya kung anong hinanda ni Mr. sa akin, day. Hinuna na niya ako na. Anong tawag dyan? Parang may ligid ba na upuan? Nag-alala na siya sa akin kasi hindi na ako bumabangon. Alam, bangon ka nga. Sakit ka. Ayaw akong tiil. Hanap daw akong kamera.
May nagsabi sa akin, hindi ani hanap yung camera mo. Baka may nag-ano, minsan kasi pag sobrang cold, mag-ano yung lens ko. Ito aray isa dito po do. Hoy! Felix! Hoy! Ano din ang ginawa niya kanina dahi si Felix? Nag-ambak-ambak, nagtalon-talon dito sa aking. Unsa man ni siya? Uy, mupay sa kita. Mupay, may kirot tayo sa paa. Ayan na siya. Medyo nag-heal na. Medyo dili na kayo siya hubag. Kahapon, grabe niya ka. Hubag. Hindi na kuyawan si Dudong. Sabi niya kay, I think, tawagan ko daw yung doktor ko. If normal, ba daw na nga pagkakuan? Ganyan talaga yan siya dahil doon sa hospital na, Diyos ko. Alam niyo ba yung feelings na mas worse gitong diri sa akong tiyan? Magsakit na gud ang ako ang likod. Tung sasakit na yung likod ko doon sa hospital kasi hindi ako makaganon oh. Hindi ako makastretch sa aking likod, hindi ako makabend. Hindi makalitad ba? Alam niyo yung ganun. Kay kinahanglan nakatiko ko ra gyud ko perminti kay og di ko motiko ko mainat man akong kuan. Ang nakaapan lang aning sa legs nako, ang akong legs kinahanglan dili nako siya i-stretch is itulid-tulid ba kay okay, mainat pod siya. So karon na daghan na jud kong na kanang marami na akong mga natutunan sa aking part ng aking katawan. Ulit na naman tayo ha, ang sakit ko mga anti-cadayers, may butas ako sa puso. And then yung gamot na inano nila sa akin is in pinaagi sa ganyan. So did you know ko feel magtindog-tindog day. Pero ang weather oh nice ka, yung lamig kay magpainit. Din parang nalilipong na ako day. Oy, parang feel ko murag akong dugo na po nag-circulate no kay sige na lang taghigda dire. Alisod aning kinabuhi. Kagabi si si Mr. nagbumili siya ng pizza doon sa restaurant malapit sa amin. Tapos dito na kami kumain day. Sa mukha aning tawanan eh. Kasi gusto niyang bumangon ako, gusto niyang magalaw-galaw ako ba para daw ma para masana yung katawan ko ba. Pero ang nakalabad lang pag muliho ko dahil sakit, okay ra man akong lawas god, wala man gyud kuan, pero sakit lang gyud kaayo ang akong paa. Di jud siya pwede nga ilihok-lihok nimo siya kay matarog man gud. So yan pala yung downside dahil pag nasa. Dapat may nabasa akong comment dun sa aking Facebook. Sabi niya, yung sa mama daw niya, isa bukton daw gibutang. Din tatanungin ko siya kung ano ba yung mga effect na sa bukton gibutang sa iyang mama. Okay, I think chun murag feel na ko mas better sa bukton kay pwede naman ang handicap na imong kamot diha isa day. Pwede lang man niya, hindi mo yan gagalawin. Kaysa yung paa kasi natin, yung tiyan natin, kailangan natin gagamit ng lakas. Yung isang kamay natin, pwede naman natin hindi yung gagalawin. Ang ano lang, ang takot lang ako, baka yung isang kamay ko, yung sakit ba, aabot dito sa, alam niyo yung sa likod natin, or grabe naman yun ang sakit, dahil kay mabot na yun sa mong likod. Hopefully no next time, pag maulian na ni, nasa ano na ako, nasa andin ito pang kamay ko dahil nasamad pag yung kutsilyo lagot kayo. Nasa ano na ako mga anti-cadayers, nasa peak na ako. Na parang pababa na siya. Pababa na yung kirot daw kung sa Tagalog. Kirot. So hopefully na bababa na talaga to siya bukas. Dahil pag bababa na to siya, pwede na ako makalakad-lakad. Kahit dahan-dahan lang. Kay, ay, Diyos ko. Lord, tabangi ko. Felix, tabangi sa si Mama B. And then si Felix po, nagpabadlong. Gusto mo gawas, musulod. Ano sa mani siya? Felix! Tabangi sa si Mama B. Biraha sa anang bidjet, dihabi guyura, i-arrange. Pwede pa lang ni masugo ni bataan, ni gisugo na ako, ni ka 100.
No, na pa siguro ang Felix. Mayra po di ko masugo kay sige mo po di kag panugo. Magkuhan sa ako, no? Figure out sa ako nga mabangon ko kay murag. Sayang ang weather dahil oh, nice pa naman yung weather. Agri. I guess you don't want to go to the Sunday market. Sunday? Today is Saturday, I think. No, Sunday. Are you sure it's Sunday? Oh yeah, it's Sunday. On the bicycle. No. Ubanan ni oh. Who's that? Oh. Cool na siya. Alright. Finally, nakanaugrag yung kuday. Pero lisod yun kaayos siya. Murag, grabe yung pagkatas. Hindi kasi pwede ako alsahin ni Dodong. Kaya pag alsahin niya ako, na, samuto ka agay-agay. Agoy-agoy. Hi mga auntie, huy kaluoy sa inyong auntie kadayers, ngarag kaayo day. Ngarag ba day? Kakatapos ko lang nag-breakfast, o oh, kaluoy sa akong ba, nag-iserban dyan ang inyong auntie kadayers. Nice ang weather, kaya gusto ko talagang lumabas day. So finally, nakalabas rajud ko. Gusto kong umupo doon sa may araw. Pero I think hindi siya maganda na mainitan ni siya day. Okay na siya ay maulian na unta ni siya ay para makadagan na ta. Makabayik na ta ba? Tignan niyo yung ibon. Gilawog na ni Habi ang ako ang biskwit tananday. Sana ni Mapay, wala na tayo lang biskwit. Nagano lang siya sa akin ng yogurt, plain yogurt lang. Honey, at saka cappuccino. So mga ante, 4 days na tong update na to ha. Hindi na ako nakapag tugdong-tugdong ko na lang yung vlog ko kasi hindi ako, wala naman ako masyadong magaganap dahil kay kumakamang-kamang naman ako doon sa loob ng bahay. So, naim po kay i-update lang ta mo kung hanggang ilang days ba to mawala siya. So, ngayon si Dodong nandun siya sa harap ng bahay, nag-fix sa kanyang siminto. Gusto ko sana siyang videohan pero hindi ko kalakaw din, murag ningut-ngut. Ning ano na siya, ning ano ba yun? Uy, nakalimutan ko na naman sa Tagalog yung ngut-ngut. Dahil ngut-ngut, masiguro eh. Murag ningut-ngut tapod siya. Ayaw lang na, sige ko, ana, hindi, ani, wag mo na lang yung tarugin para maulian. Pero nag-wonder ako mga auntie, nilagyan ko kasi siya ng plastic. Ayan, oh, may plastic siya para hindi siya maano. Nag-wonder ako kung tatanggalin ko kaya ito, mag-less ba yung init niya? Baka kasi ito din yung rason na uminit yung paa ko dahil kasi may plastic siya. Or ewan. Mag-ano daw tayo be? Mag-think-think. Pag hindi ko kasi siya lalagyan ng plastic dahil yung bandage niya sa gilid, mabasa siya, ano siya ba, mabilis siyang masira. Pero feel na ko ito yung nakaka-tight din sa kanya. Painit ba kung sa kuan. Lord, maulian na unta ni siya dayon, Lord. Sana maano to agad. Hala, na eroplano. Sunduon ako, day. Naana akong eroplano. So, hi mga ante. Ayan, oh my gosh. Alam nyo ba kung anong ginawa ng ante kadayers niya, day? Nilagyan ko ng Vicks kasi parang nagubagyod siya, day. Kanang swollen, yan ba yun kung sa English? Tapos, ang ginawa ko dahil, nirab ko siya ng, tignan niyo, ito. Nirab ko siya ng, kanang, unsa bandage, may tawag, anino, kining sa mad. Buti na lang, may ganito kami. So, tignan niyo, oh. Kita niyo ba, para siyang, mura na siya, lechon belly dahil. Nag-kuanjud siya, ni hubagyud siya. And then, nilagyan ko siya ng Vicks. So, alam niyo ba kung anong feelings ko ngayon dito, day?
Grabe ka bugnaw, perting bugnawa gid siya. Init man ka ito kaganiha. Karoning bugnaw siya dayon, naghubog siya no. Kita niyo naman, di ba? Parang lumaki siya dito. Dito yung nag-ano. Tapos parang feel ko comfortable siya pag irarap ko siya ng ganito. But hopefully, oy ma, okay-okay ni siya. Kaya para maka, nag-try-try din akong magtindog-tindog, maglakaw-lakaw na nakaganito siya. Kung makatulid ba siya ba? Kung hindi ba siya, ano? Ay, Diyos ko, Lord. Wag na magmahay, hindi, ani, wag nang magmahay. Mao na siya giingon nga lesson learned yun. O di ni mo itry, di yun ka makalearn, day. So, lesson learned, hindi pwede sa paa, hindi pwede sa tiyan, kaya hindi makalakad. Itry na naman natin sa bukton. Next time. Ang pinakaano ko lang talaga is kung gusto ko yung makalakad ako dahil hindi pwedeng magsige nilang taghigdaan ni kay yung mga blood circulation natin mga nanay, mga ante. Mag-uol diha. Gusto ko mag laundry. Na, naunsa na ning nasa. Hindi ako nasakit dahi ha. Yung ano lang dahi, parang lang akong alam niyo ba yung lampinig na tambaboan? Yung malaking lampinig ba? Yun talaga yung feelings day, parang ganun talaga yung nakakagat sa akin day. Una na gid ka. Kuan, yung iba nga lalagnatin nga niyan pag makagat ka ng ganyang lampinig. Subuti na lang may mga emergency ano kami, hindi ko ito tinapon tagna lagi ko ba nga magamit ra gid ni siya day. So hindi ko yan tinapon kasi yan yung mga emergency things para sa car before. Kaluwis yung antique. Pasensya na jud kay mo ha kay nga ragski gid ang yung antique case. So next time magpagwapaski na gyud taani. Hay. Gusto kong maglabas sa aking mga undies kay wa na koy underwear day. Kinahanglan na ako ipasalang ni sa kuan. Tapos gusto kong maglinis dito oh, magfix man lang sa aming bed kay para di pod stress ang akong pananaw ani. Try natin maglihok. Pero makatindog ko dahi, murag dili na kaisya ingon nga. Hindi kagaya nung wala pa tong bandage na pag mutindog ko, mulihok, murag, ah! Murag yun siya, gikumot sa kasakit, gikusi. Sakit siya. Pero karon murag dili kay na ko siya ma-feel. Pero feel na ko, anad-anad, rapod siguro na dahi. So, hi mga jay. Kabalo mo. Kaluoy kayo. Naluoy ko sa kumpana dahil gibuhatan siya taong kuniya o kuan o kani upuan para makaadto ko kusina. Ayan, medyo ano na ta. Ayan, habla natanggal ng kuan. Pero, ayan, nakalihok-lihok na ko dahil makagalaw-galaw na ako. Ayan. Ano na tayo? Hindi na tayo magpundo sa kusina. O sa kusina? Sa kwarto. Pero yun nga, hindi tayo makablog day. Okay. Unta, driver. Naglaundry ako. Ako ragyo eh. Nagsakit ang paa nga. Naglaundry-laundry. Magbakyong pa ko ron. Magluto ko o kuan. Chorizo. Kayo, Zay. So, ayan. Ayan alin, nakatindo project ko. Ang nakaganda nito kasi pwede ko siyang maano, oh. Pwede kong dito lagay yung paa ko. So, magluluto tayo nito, day. Ito yung kay Habi, tapos chorizo sa akin. Naglungag na ko kanon. Pero delikado lang siya kay basig. Dili kayo na ko siya, anong tawag dito, lagyan ng lakas kay, oh, mudagan, day. Masinyag, maguna akong kiil. So, magluto muna ako, ha? Whew. Ayan, sa wakas, nakaluto din ako, day. And chorizo. And longganisa. Okay, pakalya.
Kaya pa rin. Kaon sa tabi kay gutom na ko. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey darling,